Magandang umaga, Davao, Mindanao, at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martihi Katso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ulat panahon, Easter list na nakakaapekto sa Mindanao, lokal na balita, livelihood aid para sa 4,000 Davao beneficiaries. Tinutuligsa ni Hubahib ang harassment ng Tagom CSU. Boycott sa mga taxi driver. Pinaigting ang mga pagsisikap laban sa pandaraya sa airport taxi. Pambansang balita, nag-indak ng mga bagong miyembro ang IBF, Pampanga, Bong Pineda, Skewn Transfer Voters Registration sa S or CSF. Balita sa Ibayong Dagat, ang mga pwersa ng UK ay maaaring i-deploy sa lupa sa Gaza upang tumulong sa paghahatid ng tulong. Nagprotesta ang mga Australiano laban sa kaharasan or karahasan laban sa mga kababaihan matapos magalit ang shopping center. Ulat Libangan, Taylor Swift, Billie Eilish at ang pagbabalik ng album. Nanalo sa si Philippine Bet Chantal Smith sa Miss Echo International 24 Best Evening Gown. Ulat Pampalakasan, sinabi ni Benny Boatwright na no-brainer ang desisyon sa sumailalim sa naturalization process para sa Gilas. Kung magsasalita ako, magkakaroon ng apoy. Sala sa Kloof Row. Ang tampok sa araw na ito. Mula sa sinaunang Ehipto hanggang sa Romanong Britanya, ang mga gumagawa ng serbesa ay muling binubuhay ng mga beer mula sa nakaraan. Kwento sa tabi-tabi. Mga kaalaman, alam mo ba na nakilala ang Davao City sa masaganang taniman ng prutas? Ulat panahon, ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, mga pagkidlat o pagkulog dulot ng Easter List, localized thunderstorm. Lokal na balita. Isang opisyal mula sa Department of Labor Employment Davao Region or DOL Davao ang nagsabing humigit kumulang 4,600 beneficiaryo sa Davao Region ang bahagi ng DOL Integrated Livelihood Project DILP ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Tupad. Sinabi ni Randolph Sipensoy, ang Regional Director ng DOL Davao, sa habi ng kape noong Miyerkules, 24 ng Abril, taong 2024. Sinabi ni Randolph Sipensoy, ang Regional Director ng DOLE Davao, sa habi at kape noong Miyerkules, 24 ng Abril, taong 2024. Sa Ayala Mall Abrisa, na ang bilang ng mga benepisyaryo sa kanilang DILP
at tupad programs ay tumaas mula 39,600 at 38 hanggang 46,100 at 97. Binigyang din niya ang kahalagahan ng tupad at DILP para sa mga residente ng Davao Region, partikular ang mga apektado ng matinding lagay ng panahon tulad ng El Nino at kamakailang mga kaguluhan sa kapaligiran tulad ng Shear Line or Low Pressure Area, LPA, noong unang bahagi ng taong ito. Bukod dito, ang tumulong pinansyal na ibinibigay ng, sa mga benepisyaryo ay tumaas mula sa 246 milyon hanggang 288. Sa halagang ito, 49 milyon ang nakalaan para sa DILP habang ang natitira ay mapupunta sa benepisyo o benepisyaryo ng tupad. Ang suspendidong si Governor Edwin Cuyagob Hubahib ng Davao del Norte nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa umano'y harassment ng Civil Security Unit si isyu ng Tagum City. Sa isang post sa Facebook noong 25 ng Abril taong 2024, sinabi ni Hubahib na ang umano'y harassment ay pinangunahan ni na retired Police Major Mike Tulin at retired Police Major Mike Abarquez na sakay ng red plate vehicle ng City Government of Tagum. Apan nga no, man nga niabot sa punto na miabot ang mga grupo sa City Government sa Tagum para mangharas sa mga tao nga naa sa Kapitolyo. Why would they reach a point where a group from the Tagum City Government is harassing people at the Capitol, sinabi niya. Aniya, sina Tulin at Abarquez, mga empleyado ng Local Government Unit, LGU, ng Tagum ay itinalaga bilang bodyguard sa anak ni Tagum City Mayor Ray Uy, Acting Davao del Norte Governor De Carlo Uyo Uy. Binanggit niya na sina Tulin at Abarquez ay may kasamang 15 na nakamaskara. Hinimok ng isang opisyal ng Land Transportation Office Davao Region, LTO Davao, ang publiko na iwasan ang pagtangkilik sa mga driver na hindi gumagamit ng metro. Inihayag ito ni Leonor Calderon, Regional Director ng LTO Davao, sa AFP-PNP Press Forum sa The Royal Mandaya noong Miyerkules ng umaga, 24 ng Abril, taong 2024. Sinabi niya na ang mga taxi driver ay binibigyan ng prangkisa sa kondisyon na gagamitin nila ang kanilang mga metro. Pinayuhan niya ang mga commuter na igiit ang metered fare kung humingi ng fixed rate ang mga o ang isang driver. Pinaigting ng Davao City Transport and Traffic Management Office, CTTMO, ang pagsusumikap sa pagbabantay upang labanan ang pandaraya ng taxi driver sa paliparan. Kamakailan, naglungsad ng operation ang pamahalaang lungsod ng Davao, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, Davao, at Civil Aviation Authority at of the Philippines, CAAP, Davao, para palakasin ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa mga hindi rehistradong taxi driver sa Davao International na paliparan. Ang layunin ay supuin ang mga insidente ng pangingikil at iba pang iligal na mga aktibidad na ginagawa ng hindi dapat na mga taxi driver na madalas na ikinababahala ng mga pasahero sa paliparan.
Balitang Pambansa. Ang Integrated Bar of the Philippines Pampanga Chapter, IBP Pampanga, nitong Sabado, malugod na tinanggap ang mga bagong miyembro o miyembrong abogado nito. Kasama sa mga bagong miyembro ang dalawa na nakapasok sa 20 top-notchers sa pinakahuling bar examination. IBP National Executive Director Jose Perpetuo Lutilia ay nagsilbi bilang guest of honor at inducting officer, habang sina officer in charge governor para sa Central Luzon na sina Maria Imelda Q. Tuazon at Jose Teodoro na kinatawan ni Mayor Vilma Caluag ay naghati din ng kanilang mensahe sa kaganapan. Nanguna sa welcome rites sa Heroes Hall sa lungsod dito ang mga opisyal ng IBP Pampanga na pinamumunuan ng Pangulo nitong si Alejandro Buan. Ang negosyanteng si Rodolfo Pineda at ang kanyang anak na babae na si Board Member Maylene Pineda Cayabyab ay naghain ng kanilang paglipat ng registrasyon ng mga butante sa lungsod ng San Fernando. Kasama rin ang nakababatang Pineda, ang asawang si Archin Cayabyab, na naghain din ng voter registration sa City of San Fernando. Dumating ang tatlo sa lokal na tanggapan ng Commission on Election or COMELEC alas 11:30 ng umaga. Isang maikling panayam, sinabi ng nakatatandang Pineda na umaasa siya para sa mas magandang kinabukasan para sa San Fernando. Mga balita sa Ibayong Dagat. Ang mga tropang British ay maaring i-deploy sa lupa ng Gaza upang tumulong sa paghahatid ng tulong sa pamamagitan ng isang bagong ruta sa dagat, nalaman ng BBC. Sinabi ng US na walang puwersang Amerikano ang pupunta sa Pangpang at isang hindi pinangalanang third party ang magdadala ng mga truck sa isang lumulutang na daanan patungo sa dalampasigan. Ang UK ay nauunawaan ang isinaalang-alang ang pagatas sa mga trupang British sa pagbukas ng aid corridor sa susunod na buwan. Sinabi ng mga mapagkukunan ng Whitehall na walang ginagawang o walang ginawang desisyon at ang isyo ay hindi pa lumalampas sa desk ng punong ministro. Tumangging magkomento ang Ministry of Defense or MOD of Israeli Army. Ang posibleng papel ng mga British na kilala bilang basang buta ng mga tagaplano ng militar ay nakikita nilang magmamaneho ng mga truck mula sa landing craft papunta sa pansamantalang daanan ng sasakyan at maghatid ng tulong sa isang ligtas na lugar ng pamamahagi sa Pampang. Ang mga rally ay naganap sa buong Australia bilang tugon sa kamakailang karahasan laban sa kababaihan. Nais na mga demonstrador na maideklarang pambansang emerhensya ang karahasan na nakabatay sa kasarian at maglagay sa mas mahigpit na mga batas para pigilan ito. Sinabi ng punong ministro Anthony Albanese na ang isyu ay isang pambansang krisis. Gusto naming kilalanin ng gobyerno na ito ang isang emergency or emerhensiya na aksyon at gumawa ng agarang aksyon. Ulat Libangan. Naglabas si Beyonce ng dalawang hirit sa isang pagkakataon. Hinayaan ni Dua Lipa
ang kanyang mga tagahanga na magkakaroon ng tatlo. Taylor Swift, itinago niya ang lahat. Ang Tortured Poets Department ay bumagsak noong nakaraang linggo nang walang mga single na inilabas ng umaga at maaga, at sa susunod na buwan, sinabi ni Billie Eilish na gagawin niya rin ito. Sa loob ng maraming taon, nagbabala ang mga komentatista na patay na ang album at nagahari ang single. Iyon ay bahagyang pababa sa streaming app tulad ng Spotify at Apple Music na nagbibigay daan sa mga tagahanga na pumili at pumili ng kanilang mga paboritong track mula sa mga artist at mag-curate ng mga personalized na playlist. Ngunit ang dalawa sa pinakamalaking bituin sa mundo na nag-o-opt ng mag-alis ng mga single ay makakapagpabalik ng buhay sa mga album. Nanalo ang kandidata ng Pilipinas na si Chantal Smed na sa Miss Echo International taong 2024 at Best sa Evening Gown. Sa mga post sa social media ng Miss Echo International noong Biyernes, tumayo si Smed sa karamihan ng mga kandidata o kandidato ng pageant ngayong taon. Napili si Smed bilang kinatawa ng bansa sa Miss Echo International taong 2024 pagkatapos magtapos bilang finalist sa The Miss Philippines taong 2023 na napanalunan ni Althea Ambrosio. Layunin niyang makuha ang ikatlong Miss Echo International crown ng bansa pagkatapos kina Kathleen Patton at Cynthia Tumalia. Gaganapin ng ang Miss Echo International taong 2024 na Coronation Night sa 23 ng Abril. Ulat pampalakasan, inamin ni Benny Boatwright ng San Miguel na hindi nagtagal ang desisyon niya maging bahagi ng Gilas Naturalized Player Pool. Napakadaling desisyon, uri ng walang utak. It was no-brainer, sinabi ni Boatwright sa halftime ng laban sa pagitan ng San Miguel at Converge noong Biyernes, 19 ng Abril sa PBA Season 48 Philippine Cup. Lumalabas na ang prospect na maglaro sa para sa Pilipinas ay nadala sa kanya bago pa man na pangunahan ni Bierman ng Commissioner's Cup sa gastos ng Magnolia. Nagsimula ito sa isang pares ng mga manlalaro. Binanggit nila ito, sinabi ni Boatwright habang pinananatiling walang inik sa kanilang mga pangalan. Sinabi ng forward ng Liverpool na si Mohamed Salah, kung magsasalita siya, magkakaroon ng apoy pagkatapos niyang makipagtalo kay manager Jurgen Klopp sa touchline sa panahon ng 2-2 Premier League draw sa West Ham. Tila nakipag-away si Salah kay Klopp habang naghahanda siyang pumasok bilang isang 79th minute substitute. Sinabi ni Klopp na hindi niya isisiwalat ang tungkol saan kung ang argumento. Ngunit ang dating striker ng Liverpool na si Peter Crouch ay nagsabi sa TNT Sports na ito ay hindi maganda para sa club. Si Salah ay isang manlalaro na nagsimula sa karamihan ng mga laro para sa Liverpool at siya ay magagalak na nasa bench, sabi ni Crouch. Ngunit walang gusto makita ito sa
pagitan ng isang manager at isang pangunahing manlalaro. Mga tampok sa araw na ito, arkeologo ng beer ay tumitingin sa nakalipas na milenya upang muling likhain ang mga brews mula sa sinaunang Egypt, Greece at Rome gamit ang mga sinaunang pamamaraan at sangkap. Ang ilan sa mga pinakagiliw-giliw na beer na ginawa sa mga nakaraang taon ay nagbibigay ng maiinom na windows sa kasaysayan ng tao. Ang mga tinatawag na rebrews ng mga matatandang ali na ito ay minsang ninanamnam sa mga lugar mula sa sinaunang Ehipto at Greece hanggang sa Celtic at Viking Europe. Nagugustuhan din ng kanilang mga umiinom ang isang pagpipilian na may 5,000 taong gulang sa Babylonia carved stone tablet na naglalarawan ng mga recipe para sa halos 20 iba't ibang barley-based na beer. Ang muling paggawa ng mga sinaunang beer ay nagpapahintulot sa amin na hawakan at tikman ang kasaysayan. Ito ay nagpapakatao sa aming mga ninuno at nagpapaunawa sa amin na kami ay hindi gaanong naiiba. Sabi ni Travis Ruff na pinagsasama ang pagtuturo ng classic at anthropology sa Universidad ng Colorado sa kanyang nakaraang professional na karanasan sa paggawa ng serbesa na ang producer na nakabase sa Boulder na si Avery Brewing. Ito ay isang kombinasyon ng mga nakasanayan na humantong sa kanya upang lumikha ng isang linya ng mga archaic rebrew na nakukuha sa kanya ng tag na The Beer Archaeologist na ngayon ay ang pangalan ng kanyang negosyo. Ang Quezon Memorial Circle Monument ay nagliliwanag sa mga kulay ng ABS-CBN sa Grand Kapamilya Summer Fair sa Quezon City noong Sabado. Ang ABS-CBN kasama ang Quezon City Government ay nag-alok ng iba't ibang aktibidad, serbisyo at konsultasyon sa QMC para sa unang fair ng network mula noong COVID-19 pandemic. Mga kwento sa tabi. Atin pong tunghayan.
Para sa trivia, alam mo ba na kilala ang Davao City sa masaganang taniman ng prutas? Mula sa mangustin hanggang pomelo at matabang lupa, or ang matabang lupa ng Davao ay nagbubunga ng saganang matatamis at kakaibang prutas. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Mangyari pong mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo ay ma-update sa mga aktibidad ng Pinoy Rab News Channel. Ito si Gilbert Lopez Martihicatso. Magandang umaga.